Yeah, what's up, what's up mga fanatic? Sana masarap ulam nyo. Welcome to another video. Pero ngayong video ay iba yung motor na dala natin mga tol. Gamit natin yung motor ni Godwin, which is si Deep Street Paints and Hydrographics. Yun yung gumagawa ng mga pintura ng mga motor natin, specifically si Vasha. So, itong motor na to is, ang base bike na to ay Kimco Cargador 125. Tapos, ayan, nakaka-racer build siya. I-show ko na lang din sa screen kung ano yung itsura niya kapag naka-stance ng maayos. So, ngayon, happy anniversary sa A-Garage. Ngayon, papunta tayo sa ano? Papunta tayo sa Pansol para mag-swimming. Ayun. Swimming tayo doon, mga tol. Ang hirap gamitin na ito. Pang-height niya lang kasi naka-shifter to, guys. Pero, kaya naman. Mga binatiks yan. Maganda lang sa motor na to, ano? Sobrang kapit ng gulong. Shoutout si Neos. ZN62. Hindi ko alam yung specific size niya, pero alam ko ZN62 yung gulong na ito. And talaga namang makapit ng Zeneos. Zeneos brand din yung gamit natin kay Vasha, pero race tire yon, yung Victuro. Sobrang lakas ng motor na to. Bukod sa naka-customize yung buong body na ito for cafe racer build, makina na ito naka 62mm din, which tells me na 150cc upgrade na tong motor na to. Ayun. So magpapagas yata sila dito. So magpapakuha ako ng picture sa isa sa mga to, no. Pero yun nga mga fanatics, nagulat din ako sa functionality ng motor na to. Akala ko, wala siya masyadong mga, alam mo yun, dahil sa gusto mong pagandahin yung motor mo, binailed mo siya as a cafe racer and fully customized from the base bike. Akala ko, yung mga switches na ito, hindi na nagpa-function ng maayos. Yung mga preno, hindi ganun kalakas, pero kudos sa nag-build na ito, talagang okay yung preno na ito. Lalong-lalo na to. Itong side mirror na to, nakikita ko talaga yung nasa likod ko. This is a bar and side mirror. Maliit lang siya. And I think hindi siya pasok sa LTO specification. Pero, it's very functional. Nakikita ko yung mga motor sa likod ko, yung mga sasakyan sa likod ko. Talagang sukat na sukat siya para dito sa clip-on handlebars ng motor na to. So, solid. Power-wise, wala akong masabi. Malakas yung motor. Tunog JGL, shout out. Pero alam ko gawa rin to ni Sir Brian Chang, tapos may combination na ginawa si JGL. Parang ganun yung nangyari dito sa build na to. Yan, sa harap natin si Earl, si RB, si May, tsaka si Allen. Tapos nasa unahan si Alain. Ay, mga tropang A-Garage. Solid since day one. Lakas, guys! Ang lakas ng motor na to. Pero yun nga, hindi ko rin may kakaila na napaka sakit sa braso na ito. Masakit siya sa braso o sa wrist. Kasi naka-clip on handlebar siya and bit-bit ko talaga yung bigat ko. Suspension maganda. Ang suspension na ito sa likod is pang keyway. Suspension sa harap, stock ng Kimco. So sa mga hindi nakakalam, magandang reputation ng Kimco. Sila yung mga isa sa ano, pinakauna or pioneering brands na gumawa ng mga maxi scoots, ganon. And then dati
Yun nga, sabi ko, may Kim ko din ako, which is si Chubbs AXR110. Yun yung Kim ko dati. And napakalakas noon, guys, pinangkakarera namin yun. Pero wala na siya ngayon. Ang gamit na lang natin ngayon is si Basha tsaka si Miko. Gamit-gamit pala natin tong motor ni Godwin kasi yung motor ko ginamit niya at kasama niya ang pamilya niya. And hindi siya makakapag-angkas dito sa motor na to kasi naka-cut yung body, naka-U-bend, single seater lang siya kasi may cowling pa. Ngalay na ako, guys. So siguro dito natatapusin tong vlog na to. Maraming salamat sa panonood and shout out Deep Street Paints and Hydrography. Sobrang solid ng mga gawa dyan. Visit his Facebook page, check his YouTube channel, and yun, shout out sa gawa mo, sa build mo na Kimco, sobrang solid. Yeah, this is Ben signing off. Peace.